I know. This doesn't look right. It's because I didn't set my white balance right. Malamang, may iba rin sa inyo na hindi rin magamay yung konsepto nito. Yes, baliktaglish po tayo. So today, ituturo ko sa inyo kung ano nga ba at paano nga ba gamitin ang white balance. Pero bago ang lahat, let's roll the intro para mukhang pro. What's up guys, Rando Den Chal and Puy. Maraming salamat po ulit sa pagbabalik nyo dito sa channel ko. Yes, dinagdagan ko na ulit ang ating filmmaking basic series. And this is the part 8. In this video, I'm gonna be teaching you what is white balance at kung paano nga ba siya gamitin. Pero bago ang lahat, let's roll the intro para mukhang pro. Oh, nasa na yung intro? Ah, nag-intro na nga pala. Parehas kasi ng script eh, sorry. Anyway, bigyan ko muna kayo ng explanation kung paano nga ba sinusukat yung ilaw na yan. Hindi yung intensity ha, yung color temperature. Sa measurement ng ilaw, meron tayong tinatawag na color temperature scale or mas kilala sa tawag na Kelvin scale. Bakit nga ba Kelvin? Ang hula ko, Kelvin yung pangalan nung nakadiscover niyan. Ang color temperature scale or ang Kelvin scale ay ginagamit to measure the light's color temperature. Nagmumula yan sa 1000 Kelvin to 10,000 Kelvin. Mas mababang Kelvin, mas warm o mas pula o mas mainit yung kulay ng temperature ng ilaw or mas orangey tignan. Mas mataas na Kelvin, mas cool or mas bluish or mas malamig yung timpla ng kulay. Kung nasa gitna naman, like 5500 Kelvin, ayan yung masasabi nating white light or kulay puting ilaw. And here's an example. This is a non-light Pavotube 260 and this is a tube light with the complete spectrum of colors. So lahat ng kulay sa color wheels or sa color spectrum ay meron itong Pavotube 260 from non-light. But let's just focus on the warm and cool colors muna. Huwag na natin munang pag-usapan yung mga makulay na RGB lights ng Pavotube. Maisingit ko lang, no? If you wanna know more about this tube light from Nanlite, the Pavotube 260, I'm gonna be doing a full review para dito sa ilaw na to. Mabalik tayo sa tinuturo ko. We will just go and focus on the Kelvin scale. Dito sa Nanlite Pavotube 260, ma-adjust mo yung Kelvin or yung kulay ng ilaw na ipoproduce mo. We are now at 2700 Kelvin. So makikita nyo, mas dilaw yung bato ng ilaw sa akin. Adjust natin to 5500 Kelvin. Ngayon naman, we are at 5500 Kelvin. So makikita nyo na puti yung bato ng ilaw sa akin. I-adjust naman natin, taasan natin. Now we are at 7500 Kelvin. Ngayon manonotice nyo naman na medyo cool or bluish na yung bato ng ilaw sa skin tone ko or sa akin mismo. So ayun, uulitin ko, mas mababang Kelvin, mas dilaw yung bato ng ilaw sa'yo. Mas mataas na Kelvin, mas bluish or mas cool yung bato ng ilaw sa'yo. So that's the Kelvin scale. Balik na natin yung ilaw natin talaga. Nakakangalay. Saan naman binase ang Kelvin scale? Saan pa nga ba kundi sa haring araw? Ang kulay ng ilaw ng araw ay puti. No, it's not yellow. Though yellow crayon ang ginagamit natin every time na dinodrawing natin yung araw na yan. Pero it's not yellow light, it's white light. That's the purest white light. The color temperature of sunlight is around 5500K. So, nasa gitna lang siya ng Kelvin scale. Siya yung pinakaputing ilaw sa lahat. So ngayon, mabalik tayo sa unang tanong natin. Ano nga ba ang white balance? White balance is a camera control setting that adjusts the camera's color sensitivity to match the prevailing color of light. In Tagalog, ang white balance, yan yung ina-adjust mo sa camera mo para ma-adjust mo yung sensitivity ng camera mo sa pagtanggap ng color temperatures ng ilaw na pumapasok dito. Ang white balance ay ina-adjust sa camera mo to get the whitest white possible. Para makuha mo yung tamang kulay ng skin tone. Para makuha mo yung tamang kulay ng paligid. In short, ang white balance ay ina-adjust para makuha mo yung tamang kulay or yung real colors ng subject mo. And alam ko na naman sasabihin nyo na bakit ko pa po problemahin yung white balance na yan. Eh meron namang AWB or auto white balance setting yung camera ko. As a long time filmmaker, I advise you not to use the AWB or auto white balance feature ng camera mo. Lalo na kung mahilig kang mag-color grade. May mga times pa nga na nag-iiba yung kulay kada pitik mo or kada clip mo. Kahit iisa lang yung light source dun sa pinagshootan mo. Ang sala rin dun ay yung auto white balance na ginamit mo sa camera. So huwag kang gagamit ng auto white balance. Kung gusto mo maintindihan kung bakit hindi ko nire-refer sa'yo yung auto white balance feature na yan, patuloy mo lang panoorin tong video na to. Bakit pa ako mumupulong? Kasi nga bagong panganak yung kapitbahay namin. Baka magising yung baby nila. Yeah.
Again, so for me, if mahilig ka mag-color grade, huwag kang gagamit ng AWB or Auto White Balance feature dyan sa camera. Yes, I know na matatalino na ang mga bagong labas na cameras nowadays. Pero iba pa rin syempre kung sarili mo mga mata ang magdidikta kung anong kulay ang magre-rehistro dyan sa camera mo. Tama ba ako? And para kapag nagko-color grade ka, makuha mo yung tamang kulay na gusto mo. Tuwing kailan ina-adjust ang white balance? Ang white balance ay ina-adjust every time na magpapalit ka ng lugar na pinagsusyutan. Ang white balance din ay kadalasang ina-adjust every time na magpapalit ka ng light source. Paano naman ina-adjust ang white balance? Dito sa Sony camera ko, meron akong presets ng white balance. Meron akong AWB or yung auto white balance. Meron din akong daylight na madalas ginagamit every time na nasa labas ka at maaraw. Meron din ako ditong shade na madalas ginagamit every time na nasa shade ka or malilim. Meron din ako ditong cloudy na madalas ginagamit, self-explanatory, kapag ka maulap sa labas. Siyempre, dapat nasa labas ka. Alangan namang indoors ka, pero maulap sa labas, kaya ito gamit mo. Meron din naman ako ditong incandescent setting. Ito ay madalas gamitin indoors, lalo na kung ang light source ay incandescent bulb. And meron din ako ditong fluorescent setting. Ito ay ginagamit din indoors, pero ang light source ay fluorescent lights. So, yan ang mga preset white balance dito sa aking Sony camera. Ginagamit yung mga preset settings na yan para mas mapadali yung pagtimpla mo sa white balance mo. Lalo na nagmamadali ka sa shoot. Pero meron din dito sa camera ko kung saan pwede mong i-customize yung Kelvin or yung timpla ng ilaw sa white balance mo. And sa Sony, ang tawag dyan is C-temp or yung kadalasang nakikita natin na may letter K. If nagpe-pay attention ka dito sa video na to, malamang alam mo yung ibig sabihin ng K na yan. Kung alam mo yung ibig sabihin ng K na yan, pakicomment naman dyan sa baba. Dito sa C-temp or color temperature slash filter setting na ito, may i-adjust mo yung Kelvin ng ilaw mo. Pero may papakita ko sa inyo na baka ikalito nyo. Notice na habang binababa ko yung Kelvin sa white balance ng camera, mas nagiging cool or bluish yung ilaw. And habang inaakit ko yung Kelvin sa white balance ko, mas nagiging warm, yellowish yung ilaw. Bakit ganun, Kuya Ray? Bakit baliktad pagdating sa camera? Akala ko ba mas mababang Kelvin, mas warm or yellowish yung kulay? Akala ko ba mas mataas yung Kelvin ay mas bluish or mas cool yung kulay? Nalito ka na, no? Ganito yan. Ngayon, ito yung kailangan yung i-take note. Magsisimulate tayo ng color temperatures gamit ang Nanlite PavoTube 260. Tara! Pag ikaw ay nasa labas at maaraw, ang color temperature ng light source or ng araw is 5500K. So i-adjust natin si PavoTube to 5500K to simulate the sunlight. Ayan yung ilaw ng araw kunwari. Ngayon, i-adjust mo ngayon yung white balance sa camera mo to same Kelvin, 5500K. Yan ang pinakaputing ilaw, balance. Diba sinabi ko kanina, ina-adjust ang white balance to get the whitest white. Yan yun. Isa pang example. Let's say indoors ka at ang ilaw ay kulay dilaw. Madalas yan yung mga bumbilyang kulay dilaw or incandescent bulbs, which is naglalaro sa 3200 Kelvin color temperature. I-adjust natin ngayon yung light source natin na si PavoTube 260 ng 3200 Kelvin to simulate an incandescent bulb. Now, i-adjust mo ngayon yung white balance ng camera mo para makuha mo yung whitest white to 3200 Kelvin din. Ayan, whitest white na yan. Naiintindihan nyo na ba? Knowing na kulay dilaw yung light source natin, which is yung incandescent bulb, kailangan natin gawing bluish yung timpla ng white balance natin sa ating camera para maging tama yung kulay ng subject. To balance the colors. To get the whitest white. Pagka tinaasan mo yung Kelvin sa white balance ng camera mo sa ganitong color temperature ng light source, mas magiging dilaw yung rehistro ng subject mo. Isa pang example, pag nasa labas ka at cloudy, usually, ang color temperature ng light source mo ay 6500 Kelvin. Medyo cool or bluish yung dating ng ilaw kasi nga, cloudy. Ngayon, to simulate a cloudy scene, i-adjust natin si PavoTube to 6500 Kelvin. Ngayon, to get the whitest white, kailangan din nating i-adjust si white balance ng camera natin to 6500 Kelvin. Ayan na, yung whitest white. Binalanse natin yung kulay. Since bluish yung kulay ng cloudy scene, ginawa nating warm yung timpla ng white balance sa camera natin just to balance the colors. Now that is the answer to the question kung bakit baliktad yung Kelvin sa camera. It's because our camera is not making the light. Ina-adjust mo ang white balance ng camera mo to react to the light, to compensate the visible colors. Kung masyadong madilaw ang light source mo, gagawin mong bluish
yung timpla ng white balance mo sa camera mo. Kung masyado naman bluish yung light source mo, gagawin mong warm yung tone ng white balance sa camera mo. Just to get the whitest white. To get the real colors. Gets nyo na ba? Yun po ang paggamit ng white balance. Now, I want you to take note na ang pag-tweak ng white balance sa camera nyo ay didepende rin sa gusto mong look ng eksena mo. Kung nagdala ka ng dilaw na ilaw at warm look ang gusto mo, syempre hindi mo nababalansin yung white balance mo para hindi maging puti yung look ng eksena mo. Warm look nga gusto mo, di ba? At kung nagdala ka naman ng bluish na ilaw at gusto mo ay cool ang look and feel ng eksena mo, eh malamang hindi mo na rin babalansin yung white balance ng camera mo just to get that white light. Dahil pag ginawa mo yun, edi sana nagdala ka na lang ng puting ilaw. And minsan, kapag nasobrahan ka naman sa pag-tweak ng white balance dyan sa camera mo, nagiging unnatural din yung kulay ng footage mo. So you have to keep in mind na sa shoot pa lang, o bago ka pa lang mag-shoot, eh planado mo na kung anong look and feel nung eksena mo. Para hindi ka na mahirapan sa post or sa color grading stage. Sabi ko nga, diba, color grading is best done while shooting. So ayan po ang explanation ko kung ano at kung paano gamitin ang white balance. Ngayon, if may mga mali po akong nabanggit dito sa video na to, pwede bang pakicorrect na lang po ako dyan sa comment section down below. I would like to hear from you. Now, if natulungan ka nitong video na to at nagustuhan mo yung iba ko pang mga videos, pwede bang pa-subscribe naman? I-click mo lang yan. Yan. Pati yung bell notification para ma-notify ka every time na may bago akong videos. So once again, this has been Ryan Adensial. Thank you so much for being here and see you in the next video.